ang pagbasa. Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming mga Antikristo. Kaya, naalalaman natin, huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit, sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ngunit kung kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay, sinusulat ako kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmula sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, na ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino man nagkakaila sa Anak ay hindi suma sa Kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay suma sa Kanya rin ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa Anak at sa Ama. At ito ang pangakong Kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ang mga bagay nito tungkol sa mga mandaraya sa inyo, tungkol sa inyo ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit, kayo'y tinuturuan ng Kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo. At hindi kasi sinungalingan kung paano kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami sa iyong katapatan sa aming buhay. Sa umagang ito ay lubos kaming nagpapasalamat sapagkat ito ang araw na ginawa mo. This is the day that you have made. And we know, Lord God, that nothing on the things that you have made that will destroy us, that will deceive us, unless it is the work of the evil one. It is the enemy who works for our destruction or even for us to shrink back to build our faith. But we are believing and we are hoping that you will protect us, that you will still hold us and bless our lives so that we may be a blessing to other people. Lord, we ask your Spirit to use us mightily, touch us and touch the mouth of your servants who is preaching on our before us, Lord. We believe that if you will help us, if you will instruct us, we will be transformed. Lord, we are hoping and we are expecting for your wonderful work over us with your Spirit. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Beware of Antichrist. Beware of Antichrist. According to the first verse, dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know that it is the last hour. Last hour. Last hour.
Narinig niyo po ba mga kapatid ang mga salita na yan? Sa huling mga araw, sa huling panahon, sa huling mga oras. At sinabi po ito mga kapatid ni Juan ngayon sa atin. This is the last hour. Ang last hour mga kapatid, or last days na tinutukoy po ng banal na kasulatan, ay binanggit na rin po ng Panginoong Hesukristo. Tinulad niya na, nasabi niya, darating ang araw at lilitaw ang mga mandaraya, ang Antikristo. At mayroong Antikristo, mayroong pong binabanggit sa banal na kasulatan na Antikristo. Sa Griego, ito ay Antikristos. Ibig sabihin ng Antikristos, sila yung mga humahalili kay Kristo, pumabalik kay Kristo, gumagawa ng paraan upang ilayo ang tao kay Kristo. At ayon po dito sa banal na kasulatan, malinaw na mayroon, totoong may Antikristo. Kaya nga lang, mga kapatid, ang akala ng marami, ang Antikristo ay isa lang. Isang tao lang o isang persona lang. Marahil ang Diablo, iniisip ng mga tao, ang Diablo na nakasuot ng pulang damit at may hawak na pitchfork. Alam niyo yung pitchfork, yung sa labang yung hawak ni Poseidon. Ganun. Akala ng iba, ayun yung Antichrist. The Antichrist na parang ibang-ibang itsura na yung Diablo nga. Pero mga minamahal mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi Antikristo ang Diablo. Antikristo talaga yan. Kaya lang, naghahanga daw tayo makakita pa ng ganyan, madadaya rin tayo sapagkat maraming pala sila. Akala mo isa lang, pero yung pala, ang dami-dami pala. At ayaw mo dito, sabi po ni Juan mismo, ang dami na, even now, many antichrists have come. Kaya nga, eto pa lang, ngayon pa lang, ay eto na yung huling panahon. Eto yan ang katapusan ng panahon. This is the last hour. Kaya mga minamahal mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin as a church, dapat tayong maging alerto, maging handa, mahalaga ang makipagbaka at makipaglaban ng puspusan ang mga anak ng Diyos laban sa pandaraya at kamalian ng mga Antikristo. Isa-isahin natin ngayon, mga kapatid, alin ang Antikristo na ipinakilala sa atin. Paano natin makikilala? First, Antichrists don't have real fellowship with the church. Yan ba makikita natin? Antichrist don't have real fellowship with the church. Sila po ay mga tao, mga individual yan, na kunyari, nakikita natin, sumasama sa ating kalipunan, pero isang araw, mawawala yan. So mag-ingat kayo ha, na umatend kayo dito pagkatapos na wala kayo, magpagkakamalan pa kayo. Pag hindi na dumalo, pag dati kasama, pagkatapos hindi na dumadalo, katangian daw yun ang Antikristo. Pero huwag kayo mag-isip ng mga umabsent ngayon. Siguro Antikristo yun. Wala na ngayon. Dati yun nandito yun. Wala na. Siguro Antikristo yun. Kasi sinabi sa verse 19. Tingnan nyo sa verse 19. Let's read. Ano nakalagay po dyan? Sila'y dating kasama natin, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ang mga Antikristo mga kapatid ay hindi likas talagang galing sa labas. Sila mga kapatid ay galing na sa kasamahan ng mga Kristiyano sa loob at pagkatapos umalis. At pagkatapos nagsarili. Sapagkat hindi nila matagalan ang pressure sa loob. Sapagkat sa loob ng Iglesia ng Panginoon, makikita nyo na lahat ng kabanalan, lahat ng katotohanan, lahat ng espiritualidad naririto,
kung ikaw naman talaga ay pumasok at hindi mo naiintindihan o hindi mo na sasakyan yung ginagawa ng mga Kristiyano, bakit nagbabago sila? Maaaring iba ang motibo mo. Kaya mayroon pong mga kinasangkapan lang yung pag-member sa church, pagkatapos mayroon palang ibang motibo, nagdala ng mga alaga sa huli nila, lumabas, umalis sa iglesia, at pagkatapos, ang iba nga nakapagtayo ng sarili nilang grupo. Pero doon sa tunay na kalipunan ng mga anak ng Diyos, ang pagsama mo doon at ang pag-alis mo doon, paglabas mo doon, mga kapatid, kung ikaw ay hindi na talaga babalik sa pananampalataya, lumalabas ka na ikaw ay may katangian, no? Katangian ng mga Antikristo yung hindi makakatagal. They cannot have real fellowship. Hindi tatagal. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, madaling ma-identify naman kung ang mga totoo ay, kung ang mga Kristiyan ay totoo o hindi. Pag nakakatagal ka sa iglesia, yan ang indikasyon na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Pag nakakatagal ka, mayroon po ba kayong mga pakiramdam na parang, ang init dito? Hindi ako makakatagal na. Natikman ko na, pero parang ayok na. Hindi naman mga kapatid ako nagiging unfair sa inyo na magsabi na malamig dito. Hindi naman malamig ang pakiramdam dito. Nainit din. Kahit nga po magpagbata, mainit din. At mag-Amerikano. Pero tatagalin ko ito. Titiisin ko ito. Sulitin ko ang inarkila ko. Ay mga ano pa, ay mga punchline pa ako dyan. Mga kapatid, alam niyo po, yung pag-attend sa church na hindi naman natin, ang totoo, hindi naman tungkol lang sa convenience ang pinag-uusapan natin na mainit dyan, kaya hindi na kami makatagal dyan. May iba na talagang hindi natatagalan ang sistema ng mga Kristiyano sa church. Alam niyo po ba yun? Yung sa church kasi, kabanalan talaga ang pinag-uusapan. Pawang kabanalan, katuwiran ng Diyos. Ngayon, kapag may mga tao na nandito pero hindi naman talaga tungkol sa pagbabago ang gusto at hindi tungkol sa pagpapakabanal, naiilang lang. Naiilang lang sila. Kaya imbis na tumagal, hindi tumatagal. Nawawala din sa pananampalataya. May isa pa po na hindi makakatagal sa church. Yung mga antikristo nga na ang kanilang turo ay malayo. Kung lagi itinuturo natin na si Kristo ay Diyos, may langit, may impyerno, kapag hindi ka naniniwala doon sa mga narinig mo na yan, sinasabi natin na ang Diyos ang magkakaloob ng pangailangan mo. Pag hindi ka naniniwala doon sa mga narinig mo na yon, ang totoong anak ng Diyos, nakakatagal doon, nai-enjoy pa nga yon. Amen? Yung narinig mo lagi yung sinasabi sa Bible, pagkatapos sa mga narinig mo, hindi ka na nahihirapan doon dahil totoo naman yon, pinaniniwalaan naman natin yun ng buong puso. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Pero yung mga hindi nakakatagal doon sa narinig dahil hindi nila mapaniwalaan, sabi nila, imposible na magayang may langit. Hindi ako naniniwala may langit. Hindi na totoong may impyerno. Hindi ako naniniwala may impyerno. Hindi ako naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi ako naniniwala babalik si Jesus, babalik pa ang Panginoon, at isasama tayo. Hindi ako naniniwala may paghuhukom. Kapag kaya yung mga narinig mo lagi na yun, hindi mo talaga yung matanggap at hindi mo pinaniniwalaan, bakit ka natatagal? Hindi ka makakatagal dahil yun ang maririnig mo. At kapag narinig ng isang hindi Kristiyan o hindi isang anak ng Diyos yun, masakit yun. Sumama ka ng sumama, pero pagkatapos sa huli, hindi ka tatagal, alis ka. Kasi nga, iba ang tunay na Kristiyano at iba ka. Ngayon, ikaw ay mayroon talagang ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Pag narinig mong sinasabi na si Jesus ay babalik, hindi lang naniniwala, excited ka pa. Amen! Kapag narinig mo yun, hindi ka doon na-allergy, hindi ka kinikilabutan sa babalik sa Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Yung mga Kristiyanong totoo eh. Pag narinig nilang may langit, amen! Ngayon, yung mga hindi totoong Kristiyano, kinikilabutan doon. Parang nasusunog doon, langit na langit. Ayaw nilang marinig yun. Ang gusto nila, marinig yung mga gusto nila. Kaso nga, hindi nila marinig yan dito. Meron po ako naaalala na isang preacher na nagtuturo tungkol sa pagsisisi at pagbabago. Binabanggit niya yung, tayo mga kapatid, na tumigil na sa kasalanan,
at iniwan na ang kasalanan at ang kadiliman, binago na tayo ng Panginoon. Yung mga pagsusukal, yung mga pag-inom ng ala, yung mga paglalasing, yung mga sigarilyo, iniwan na natin na yung pong kapatiran na yung isang member ng church, hindi nakatiis. Pinagsabihin itong kapatid, wag na wag mo nang pagsasasabihin niya. Bakit masakit ba yun kung talagang ikaw ay anak ng Diyos na binago naman at totoo naman dati tayo yung nasa dilim at binago tayo ng Panginoon? Masarap pang marinig yun. Amen. Ako'y dating drug lord. Binago ni Lord. Ako'y dating pusher. Ngayon ay pusher na ng salita ng Diyos. Binago na ako ni Lord. Masayang marinig yun. Amen. Ngayon, yung hindi nasasayahan doon, yung nasasaktan doon, sa anumang katotohanan ang narinig natin sa Bible, hindi nakakatagal. Aalis ka talaga. Kasi wala tayong ibang maririnig sa pagsamba, kundi puro salita ng Diyos. Anumang katuhinan ng Diyos, anumang katotohanan na iniayag ng banal na kasulatan, but the Antichrist don't have fellowship. Sasama lang ng konti, pagkatapos, hindi natatagal. Danda po natin ito, mga kapatid. Maraming mga dating kasamahan na mga Kristiyano ang umalis sa pananampalataya. Dahil ang kanila pong itinuturo ay iba. Pag iba na ang turo, pag malayo na sa turo ng banal na kasulatan na inilayo natin kay Kristo, bagos inilalayo tayo sa katotohanan, those are the Antichrist. At marami pong mga nagtuturo ng ibang mga turo. Katulad po halimbawa na dati kasama po natin, binanggit ko na yan dati pa doon sa ating series noong Mayo, matatandaan ninyo. Yung pong isang iglesia na itinuturo na si Kristo hindi Diyos at nagtayo sila ng sariling iglesia, kapangalan pa natin. Umalis. Kasama po natin yan, pero umalis dito sa Church of Christ. Umalis. Anong ibig sabihin? Kung siya talaga ay kasama, mananatili yan. Sapagkat hindi niya na matiisan, hindi niya matagalan, umalis. Ang masakla pa, nagdala pa ng mga alagad sa hulihan niya, nagtayo pa ng sarili. At pagkatapos, iyan na ngayon, may sarili ng reliyon. At kung ating pong unawain mabuti ang kanilang mga turo, kung kayo po'y aware sa kanilang mga turo, isa sa turo nila, itinuturo nila na si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang. Isa pa po sa pinagsasabi nila, hindi ka daw maliligtas kung hindi ka pumasok sa kanilang iglesia. At may itinuturo silang anghel na huling sugo ng Diyos sa huling araw. At hindi si Kristo ang itinuturo nilang anghel, kundi iba. Sa ganyang mga katuruan, makikita mo, hindi nakatagal talaga, humiwalay, bumukod. At dahil bumukod, iyan ang patunay, ang kanilang pag-alis sa pananampalataya ay patunay na hatol sa kanila. Those are things that will condemn them by separating from the church, and they are making their own group or own religious group. They are declaring that they do not belong to the Church of Christ, the Church of the Lord. Sana mangyari pagdating ng panahon, si Brother Ben Siso ay umalis sa pananampalataya at nagtayo ng Siso Church. Pwedeng ganun. Si Brother mo, kung nakaisip din, gagawa rin ako, Ramon Church. Di ba po, nakakatawa lang yan, napag-usapan yan, kasi hindi naman talaga natin yung gagawin, wala naman magiging intensyon na ganyan. Pero, huwag kayo, noong araw, sabi-sabi lang, bali-balita lang, nagkatotoo, nagkahulay-hulay. Maraming gumawa ng sarili nilang pananampalataya at lumayo sa katotohanan. Dapat, mga kapatid, maunawaan natin, na ganyan din sa panahon natin ngayon. Huwag ka na maghanap pa ng nakapulang damit na mahaba na may pitchfork sa kamay. Hindi yan mangyayari. Ang talagang sinasabi ng Panginoon, ang mga Antikristo ang dami na.
ang mga antikristo na dumami at nagsulputan ang mga nagtuturo ng mali, mga antikristo. So, sino ang antikristo? Ang mga nagdala ng mga maling katuruan ay mga antikristo. Lalo na kapag ka ibinababa si Kristo. Ang tawag ng antikristo. Biruin nyo, mga kapatid, hindi sineselebrate yung Pasko, hindi sineselebrate yung birthday ni Jesus, pero yung birthday ng kanilang leader sineselebrate. Eto pa, si Kristo ginawang tao, yung kanilang leader ginawang anghel. Tingnan nyo yan kung denial yan kay Jesus o hindi. Denial yun. Pag deny yun kay Jesus, pagtanggi yun kay Jesus, they deny Jesus. And that's why we can say that those are examples of Antichrist. Antichrist. Be aware of that. Next, ang Antichrist can be easily identified through his anointing. Tingnan po natin ito, verses 20 to 23. Antichrist can be easily identified or recognized through the Holy Spirit. Dahil daw po sa banal na Espiritu, ang mga anak ng Diyos ay pinahiran ng langis. Pinahiran tayo ng Panginoon upang maalala natin ang salita ng Diyos at madali nating ma-identify ang masama. Kapag ikaw pala tunay na anak ng Diyos, pag pinahiran ka ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos, mayroong Espiritu, may pahid tayo, ibig sabihin ng pahid ng anointing. Tingnan niyo po ito, ha. Ngunit pinatalog sa inyo ang Espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagpaunawa. Nakita niyo po yung anointing, yung Holy Spirit. Next. So, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa din ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na wala kasinungaling yung nagmumula sa katotohanan. Ma-identify niyo ang mali. Madaling ma-identify. Pag may Espiritu ka ng Panginoon, ma-identify niyo. Next verse. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Before I proceed to that, mga kapatid, gusto ko lang pong i-remind kayo ng katotohanan na pag anak ka na talaga ng Diyos, mayroon kang discernment. Naramdaman niyo po ba na may mga hindi naman talaga kapatiran ang pakiramdam niyo parang nalayo ang loob? May mga nagtuturo na parang hindi niyo matanggap pag narinig niyo ang turo nila parang ang layo-layo ng loob niyo. Di ba yan ay patunay, mga kapatid, na tayo may discernment at binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos? At meron din po kayong mararamdaman na mga tao na pag nagtuturo, parang malapit-lapit ng loob ninyo dahil totoo pala ang tinuturo niyo. May isa po kapatid na nagpatutuo. Sabi niya, may isa daw, ito yung kapatid ni Brother Jude. Sino Brother Jude yan? Sumakay sa bus. At pagkatapos po, may nakikita sila, nagpipreach po dun sa bus na lalaki. Hindi naman nagpakilala kung sino. Pero, ang gaano ng loob nila, sabi niya, parang ang gaano ng loob, gusto kong makinig doon. Sabi niya, wala naman, hindi naman nila alam kung sino yung lalaki na yun na nagsasalita doon sa bus na mayroon daw din silang pangangailangan, pero patuloy silang nangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi sila nangihingi sa bus. Nagpipreach lang sila. Bakit daw ang daan-daan ng loob ng mga kapatid natin ito doon sa nagpipreach? Aba, pagdating po nila doon sa pupunta nila, at nung siguro, pagkalipas na ng ilang araw, nakapunta sila doon sa isang church, sa Molina Church, sa Cavite. At pagdating po nila doon, yung pastor doon, nakita nila, yung nagpipreach doon, kaya pala! Sabi nila, kapatiran pala natin yun! Iba talaga pagka anak ka ng Diyos. Kahit hindi nagsasabi, alam mo naman po ang naririnig mo talaga, may anointing ka eh, may Espiritu, kakaisa mo yun sa Espiritu. Kaya pag naririnig mo nagsasalita yun, malapit sa mga aral na tinuturo, na pinaniwalaan mo, alam mo sa Espiritu mo na siya ay totoo. Ngayon, sa kabaligtaran, totoo rin. Kapag ka mali din ang turo, ang layo ng loob mo, alam mo hindi tama. Kaya hindi ka na talaga na willing makinig kapag may mga narinig po kayo sa TV na mga nagtuturo din ng ibang mga turo. Parang hindi ka maiinggan yung makinig dahil ang layo ng kanilang mga turo. Alam niyo naman kasi, halimbawa may mga naglalakad na mga naka long sleeve, naka kurbata, tapos may itim niya. Pagkatapos pag narinig mo, ang layo naman ng turo nito. Pagkatapos may mga dalang pulyeto na mayroong mga kulay, na makukulay, na parang may mga paraiso pagkatapos ibinibigay sa'yo. Pagkatapos sinasabing walang impyerno at ang pangalan daw ng Diyos ang pinagdidikdikan.
Di yung mga ano ka, sabi mo, parang layo naman ang mga turo nila. Kahit hindi katuruan, alam mo, kasi kapag may Espiritu ka, you know it by yourself because of the Spirit of the Lord that is in us. Kaya ang maganda mga kapatid, kailangan pa rin natin mag-aral, pero ang totoo, mayroon tayong pakiramdam. Linigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu ng Diyos para maramdaman ang mga mali. Kaya alam niyo po, hindi na daw tayo kinakailangan turuan. Kapag mayroon kang Espiritu ng Panginoon, malalaman mo kung ang nagsasalita ay totoo. So, pinapag-ingat din po tayo kapag mayroon pong mga nagtuturo ng mga nangangaral, pinag-iingat tayo, pero at the same time, pag-inahin din po natin ang ating Espiritu, the Holy Spirit that is in us. Pag-inahin nyo yun, makikita ninyo, pagka narinig nyo po ang mga ibang turo, hindi kayo makukumbinse sapagkat alam ninyo sa inyong sarili, mali. Kaya, may tinuturo talaga ito sa atin na kinakailangan as Christians, we should depend totally on the Holy Spirit. Sapagkat hindi po tayo pwedeng mamuhay na malayo sa Espiritu ng Panginoon. So take a look at the doctrine at yung mga kasinungalingan. Noong araw, mga kapatid, ang isang popular na kasinungalingan ay ang tinatawag na Gnosticismo. Gnosticismo. Sa panahon ng mga apostol, lumitaw ang isang grupo. Hindi naman po sila mismo nagpatawag ng Gnosticism kami. Pero sila ay na-identify sa Gnosticism. Sa, as early as 180 to 280, ang Gnosticism nandun. Ang mga isa doon, sila Marcion, pangalan, Marcion, ay nagturo, nagsabi na si Jesus daw ay hindi naparito sa anyong laman. Hindi daw naging tao si Jesus. Hindi daw nagkatawang tao si Jesus. Si Kristo daw, mga kapatid, ay hindi tao. Ang nagsasabing si Kristo hindi tao, mali yun, mga kapatid, ha? Ang nagsasabing si Kristo hindi Diyos, mali din. Siyempre, yung nagsasabing hindi Diyos si Kristo, mali. Pero yung nagsasabing si Kristo hindi tao, mali din. Huwag ka mag-isip na si Kristo hindi tao. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Si Marcion, sinabi niya hindi tao si Kristo. Baka nalilito kayo ng konti, paliwanag ko kung anong problema nun. Ano naman problema kung sabihin hindi tao si Kristo? Kasi nga, nagugat ang Gnosticism sa ganitong kaisipan. That spirit is good and flesh is evil. Ulitin ko, mga kapatid, ang kaisipan ng Gnosticismo, wala na yun ngayon, pero noong sumikat yan, maraming napapaniwala yan at tinuringan ng mga apostol ng Antikristo. Ang laman daw ay masama, ang espiritu daw ay mabuti. Ang flesh, itong laman, masama daw yan, masama yan. Basta laman daw masama. At ang espiritu lang daw ang mabuti. Ngayon, si Kristo daw, mga kapatid, yung pumunta ditong Kristo ay hindi naman talaga naging tao. Kasi kung naging tao daw yun, di masama daw yun. O di ba? Yan nga ang argumentong sinususugan. Kung naging laman si Jesus, di masama si Jesus kasi nga nagkaroon siya ng laman. Sabi nila, hindi pwedeng maging tao yan. Ang Kristo hindi pwedeng maging tao. Kasi ang tao masama, ang laman masama. Ang laman ng tao masama. Kung nag-anyong laman yan, magiging masama yan, magiging makasalanan yan. Yan ang sinasabi nila ng Gnosticismo. Dapat hindi siya laman. Kaya ang Kristo pumunta dito, hindi yun naging tao. Espiritu yun, Diyos yun. Ibig sabihin, anyong Diyos lang yun. Spirit yun, hindi yun flesh. Sasabihin natin, ano naman, nakakalito pa rin. Nalilito pa rin po ba kayo? Ako nga din, po konti. Hindi ako nalilito. Ngayon, eto na. Ngayon, kung maniniwala kang totoo yung paliwanag na yon, may problema. May problema. Alam niyo po bakit? Kukolapse ang Kristyanismo ng mabilis. Mawawasak ang paniniwala kay Kristo. Alam niyo po bakit? Kung si Kristo, yung Kristo pumunta dito, hindi naman talaga walang laman. Wala talaga siyang buto, walang laman. Hindi siya flesh. Ang paniniwala natin sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus ay maglalaho. Babagsak. Sasabihin natin, hindi naman pala yung laman. Ayan yung namatay. Hindi naman namatay yun. Nangangulugan, hindi totoo yung resurrection.
ang babaw ng Kristyanismo. Hindi naman namatay si Jesus dahil wala siyang laman. Hindi naman siya nabuhay na maguling dahil wala naman siyang laman. Sinisira ng Gnosticismo ang pagkabuhay na maguling ng Panginoon. Na yan ang pundasyon ng Kristyanismo. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Kung bakit? Napakaingat niyo sa turo. Yes! We will be very careful on every teaching sapagkat somehow may nasisira yan na turo. Hindi mo napansin, ang laman ay masama, ang espiritu ay mabuti, si Kristo hindi naging tao, parang walang problema, pero pag inisip mong mabuti sa kabuuan, ang pananampalatayang nabuhay na maguli at namatay si Kristo at nabuhay na maguli, ay parang wala nang kwenta dahil sa Gnosticismo. Kaya binantayan ng mga apostol, sabi nila, hoy, mag-ingat kayo dyan sa Gnosticismo na yan. Yan ay Antikristo, pinalalabas niyang hindi totoo si Kristo. Totoo talaga eh, no? Na kapag ka hindi mo pinansin ang mga turo, mayroon siyang loopholes. Ang mga loopholes niya ay napakalalaki. At nilalayo tayo sa totoong katuruan ng pananampalatayang Kristyanismo. Halimbawa, katulad pa rin po, mga kapatid, ng marami pa mga katuruan. Yun ang mga nagtuturo na si Kristo daw ay hindi naging ay tao, pero hindi naman Diyos. Mali din. Sabi ng iba, si Kristo hindi Diyos. Tao lang. Ayon na namang problema kapag sinabi natin si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Hindi po natin ini-establish yung tinuro ng banal na kasulatan na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Sa lumalabas na si Kristo ay parang si Moises lang, parang si Pablo lang, parang si Abraham lang, parang paniniwala ng mga Muslim, parang paniniwala ng mga saksi ni Jehova, parang paniniwala ng mga iglesia ni Kristo kay Manalo. Ang kanilang mga turo ganyan. Si Kristo hindi Diyos. At yan din mga kapatid ay isang form o isang anyo ng pagtanggi kay Kristo. So that is the meaning of the second point. Antichrist can be easily identified through his anointing. May anointing tayo, malaman nyo yan na mayroon po mga ganyang turo. Tingnan nyo po yung 2 John chapter 1 verse 7. Pakibasa po ninyo. Yan yung sinasabi kong Gnosticismo. Pakibasa ang ang di kumikilala sa anak ay di kumikilala sa ama. At kapag tinanggap ninyo man ang anak, pati ang ama ay susa sa kanya na. Gusto ko itong verse na to, mga kapatid. Sabi, kapag ka hindi mo kinilala ang anak, hindi mo na rin kinilala ang ama. Narinig niyo na po ba, mga kapatid, ang salitang Trinity? Amen. Salamat. Ang Trinity, mga kapatid, ay ang paniniwala natin na si Kristo ang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay iisang Diyos. Sinisira yan ng mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos. Pag sinabi nila si Kristo hindi Diyos, ang Trinity ay hindi nagiging totoo. Ngayon, mga kapatid, pansinin nyo to. Pansinin nyo kung talata na yan. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Napansin nyo po ba na parang ang ama at ang anak ay iisa? Ang talata po na yun ay nagsasabi rin na ang ama at ang anak ay iisa. Kapag tinanggap niyo naman ang anak, pati ang ama ay suma sa kanya, ang ama at ang anak ay iisa. At ano pang talata ang magpapatutuon niya? Juan Gis 30. Diyan na natin magagamit yan. Yung may kabisado niyang talata na yan. Juan Gis 30. Basa. Sige, pakibasa po natin yan. Pakita natin, mali ba makapakita yan? Ito po, mga kapatid, ay talagang sang-ayon na sang-ayon doon sa 1 Gs 30. I and my Father are one. Sabi ni Jesus, ha? Ako at ang Ama ay isa. 1 Gs 30. Yung mga naka, wala pa pong memory verse, dagdag nyo po sa ito sa compilation ng mga memory verse nyo kasi maikli. Memory verse, 1 Gs 30. Ako at ang ama ay isa. Nung mga bata pa kami, yan ang unang-unang nasa sa ulo eh. At kapag may mga memory verse, hindi nawawala yan. Memory verse, unang tatayo, ako po, 1 Gs 30. Ako at ang ama ay isa. Naging paborito na lang, pero hindi na inalam kung anong kahulugan naman ng 1 Gs 30. Ito naman pala, ay napakahalaga. Sabi niya, I, si Jesus, and my Father, are one. Ano yung sinasabi niya? Na si Kristo ay Diyos at ang Ama ay Diyos, iisa sila.
Hindi ibinaba si Jesus ng gusto na sobrang itinaas ang Ama. Ibinantay si Jesus sa Ama. At ang Trinity ay nagsasabi na ang Ama at ang Anak ay iisa sa pagka-Diyos, though distinct personality, iba ang Anak, iba ang Ama, magkahiwalay pa sila, pero sa pagka-Diyos, isa yan. Yan ang ibig sabihin ng Trinity. Hindi natin mababasa ang salitang Trinity sa Bible. Pero ang kahulugan ng Trinity ay nasa Bible. At ang pagsalungat naman ng iba sa katuruan na yan, mga kapatid, ay parang pagsasalungat na rin sa Anak at sa Ama. Kasi kapag ka ibinaba mo si Kristo, katulad ng mga itinuturo ng iba, sabi ng iba, si Kristo daw ay hindi Diyos, tao lang. Tapos pag nasukol mo naman, yung isang grupo, yung mga JW, mga kapatid, pag nasukol mo sila, basahin mo ang talata sa Bible na nakasulat na si Kristo ay Diyos, sasabihin nila, oh, sige-sige Diyos, pero maliit na Diyos. Sabi mo, ano ba naman yan? Diyos na, pagkatapos biglang lumiit na Diyos. Wala pong maliit na Diyos sa Bible. Kung si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, iisa sila sa pagka-Diyos. Walang maliit na Diyos dyan. Iisang Diyos yan. Kaya lang, walang pagkakaiba sa pagiging Diyos nila, iisa sila sa pagka-Diyos. Ang problema, mga kapatid, ibinababa nila ng gusto si Jesus na parang hindi na si Kristo Diyos. At mga kapatid, ang totoo, iyan ay pag-deny sa Anak. At kung i-deny daw natin, tinatanggi natin ang Anak, dahil gusto natin itatag lang ang Ama. May mga mapapasama dito ang mga grupo ng mga nagtuturo ng mali. Yung sabi nila, kami ay sa Ama lang kami, hindi na kami sa Anak. Yung Anak na yan, tao lang yan, sa Ama kami. Ang sabi ng Bible, ang tumatanggi sa Anak, tumatanggi sa Ama. At sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. At sinabi niya sa 1:14-6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi daw tayo pwede makapunta sa Ama ng direkta kung hindi tayo dadaan kay Jesus. Kaya nga, si Kristo at ang Ama ay hindi pwede paghiwalayin. At yan ang kahulugan ng Trinity, na ang Trinidad ay nagsasabi na ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, iisang Diyos lang yan na magkakapantay. Do magkakaiba, pero iisa sa pagka-Diyos. Mga minamahal, ang pag-aayos ng paniniwala mula sa mga maling paniniwala ay nagsasalba sa atin sa maraming kamalian. At magpuprotekta sa atin sa mga nagtuturo ng mali o sa mga antikristo. Kaya mula nung sa panahon ni Leonard Tertullian, doon po sa Council of Nicaea, pinag-usapan ang pag-aayos ng mga paliwanag, though they are maintaining the principle of the Bible, doon unang binanggit ang salitang Trinity, tama, sa Council of Nicaea. Pero mga kapatid, bago pa ng Council of Nicaea, pinapaniwalaan na ni Juan na si Jesus ay kasama ng Ama. Si Jesus ay kasama ng Ama. At si Jesus at ang Ama ay iisa. Sabi ko sa John chapter 1 verse 1, kung mababasa niyo po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino pa ang Word? Si Jesus. Sa pasimula pa ay berbo. Nandun ang berbo. At ang berbo daw ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Nakita niyo po yan? Yan ang pagre-reconcile ng katotohanan para mailayo tayo sa mga kamalian. At pag may nasa lubong ka na JW, mga kapatid, ang igigiit nila anong pangalan ng Diyos. At pagkatapos, mababanggit nila sa huli, si Kristo ay hindi Diyos, tao lang. Mag-ingat na po kayo. Sasabihin nyo, alam na po namin ang katotohanan. Alam na po namin ang katotohanan. Pag may nasa lubong din po kayo mga INC, sila rin po mga kapatid, magsasabi sa inyo, hindi si Kristo Diyos, tao lang. Lalo na pag nakarating yung Muslim, sasabihin nila, hindi yan Diyos, propeta lang. Nakarinig na po kayo ng mga ganyan? Sila ay mga halimbawa ng mga antikristo. At marami pa pong iba na mga binabantayan din po natin dapat ang ating sarili laban sa kanila na mga nagtuturo din na ininalayo ka kay Kristo. Ano mang mga paraan ng pagtuturo na parang ihinahalili na kay Kristo at hindi na si Kristo ang kaligtasan ay pagiging antikristo din. So, ang isa lang na paraan, malaman natin ito by the Holy Spirit. Kahit po ang magturo na gumawa lang ng mabuti, maliligtas na, in a form is antichrist. Yung pong magsabi na gumawa ka lang ng mabuti, papasok ka na sa langit, nakarinig na po ba kayo ng turo na ganyan? Taas po ang kamay na nakarinig na niyan. Sige po, pakita sa mo.
Yan, salamat po. Yung ang sinasabi nila, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Antikristo po, hindi. Antikristo. Bakit ka naniwala sa langit, sa Bible, pagkatapos itinuro mo na gumawa lang ng mabuti, maligtas na, maliligtas na? Ito po ang pagiging antikristo niya. Mag-ingat po kayo dyan sa mga nagaganyan na naniniwala gumawa lang ng mabuti, maliligtas na. Pagiging antikristo yan. Kung totoo, mga kapatid, ang kaisipan ng mga kumakalat na gumawa lang ng mabuti, maliligtas na, kailangan pa ba natin si Kristo? Iyan ang direktang antikristo eh. Kailangan pa ba ng tao si Kristo? Hindi na. Iyan ang tunay ng antikristo. Kasi po, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Kung bakit ka pa nga sasampalataya kay Kristo? Hindi na. Bakit pa si Kristo mamamatay sa krus? Huwag na lang. Kasi, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Ikaw ang tagapagligtas ng sarili mo. Iyan ang salita nila. Kaya ikaw ang Kristo. Sila ang Kristo. Ngayon, si Kristo ang totoo na namatay sa krus. Wala na. Nawala na si Kristo sa larawan, sa picture. So, ang dami pong antikristo dapat tayong bantayan. Yung mga kumakalat ng kaisipan na gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na, pagiging antikristo rin po yun. Sapagkat inilalayo ka nga kay Kristo. Ang hindi antikristo, mga kapatid, yung nagtuturo na sumampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka. Hindi yung antikristo. Kasi inilalapit ka nga kay Kristo. Pero yung mga nagsasabi, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na, pagiging antikristo yun. Kasi inilalayo ka lang kay Kristo. Pero ano sinasabi ng church? Anong sinasabi ng Bible? Sa kabuuan ng church ni Kristo, anong sinasabi natin? Ang kaligtasan ay masusumpungan sa pamamagitan ni Kristo lamang. Gawa 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At anong sabi sa 1:16? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya. Sumampalataya kay Kristo sa bugtong na anak. Hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na Kristyanismo ang nagtuturo na ang kaligtasan ay natatamo sa pagsampalataya kay Kristo. Mga kapatid, yun yung tunay na Kristyanismo, yun ang tunay na turo ng pananampalatayang ito. Anumang paniniwala na inilalayo ka kay Kristo, antikristo. Akala natin yung lang binanggit ko kanina ng mga grupo-grupo malalaki na yon. Pati ang kumakalat na mga kaisipan, ng mga namimeloso po na sinasabi, gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Pagiging antikristo rin yan. Kung tinanggap mo yan sa isip mo, pinaniwalaan mo yan, na sa sarili mong gawa, mapapasok ka sa langit. Kapatid, tulungan ka ng Panginoon na maunawaan mong hindi ka maliligtas kung hindi ka sasampalataya kay Kristo. Only through Jesus Christ, salvation can be received. Because salvation is found in no one else, but only in Jesus Christ. Eh napakalaga mga kapatid, maunawaan natin ngayon ang Antikristo lagyan ako. Lahat ng pagdala ng Diablo palayo kay Kristo. Walang gagawin si Satanas kundi kalabanin ang kalabanin si Jesus. Kasi sila talaga'y magkalaban noon pa. Kaya ang mga naniniwala kay Kristo, wawasakin ni Satanas. Ang mga paniniwala kay Kristo, winawasak ni Satanas. Si Satanas talaga ang pinaka-promotor ng paglayo sa Panginoon. Pero tayo naman, at ang Church of Christ, ang pananampalatayang ito ay isa sa naninindigan talaga ng gusto sa pananampalataya kay Kristo. Salamat nga mga kapatid kasi nakapunta kayo sa church na ang turo, pananampalataya kay Kristo. Faith in Jesus. Amen? Pwede po palakpakan natin ang Panginoon. Ako makakapagsabi na ako'y hindi antikristo. Kayo'y makakapagsabi na hindi rin kayo antikristo. At magpapasalamat kayo hindi tayo antikristo. Pwede ko sabihin sa katabi, salamat sa Diyos, hindi tayo yun. Wala dito. Nasa labas na, kalabas na. Nakaalis na nung isang araw pa. Hindi. Ayaw mo yung mga konting kwela. Pero, ang totoo, wala na. Ang mga mangmali, hindi makakatagal sa totoong turo. Napakahigpit naman ang church na ito na lahat na lang ng mga turo kini-question para makatagal dito ang mali.
Kaya kung may tumatagal dito sa church, sila yung mga talagang anak ng Diyos. Sila yung mga natili, tatagal talaga yung dito. Yung mga dito, minsan lang pupunta isang linggo pagkatapos aalis na. O mga isang buwan pagkatapos aalis na. Pag may ibang turo yan, hindi yan tatagal. Aalis na talaga yun. Kung may gusto kong umalis dito, mga kapatid, walang problema. Pero alam nyo na, hindi ko pa pinipressure dyan sa pag-alis. Kasi, bakit ako aalis? Sabi ni Juan, sabi ni Jesus. Sinong gusto mong umalis? Umalis, sabi ni Jesus. Ay ba, nag-alisan yung iba kasi hindi naiintindihan yung ibang turo ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Pedro, o Pedro, aalis din ba kayo? Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, saan naman kami pupunta? Bakit kami aalis sa'yo? Ikaw lang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Hindi kami aalis sa'yo. Eh, kaya mo rin sabihin, hindi ako aalis dito. Dito na ako. Titira na ako dito sa church. Ganda yun. Kahit kung tapabirong salita. Pero yung pagsabihin mo, dito na talaga ako kay Kristo. Hindi talaga ako bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Iyan ang tunay na identity ng isang hindi anti-Kristo. Amen? We are not anti-Christ. We are pro-Christ. Even if, and the fact is, we are Christian. Tayo ay Kristiyano. Because our name is in the Lord. And Jesus is in our name, Christian. Tayo ay Christian. We are not the only Christian, but we are Christian only. Kristiyano lamang tayo. The number, the third one, the third, Antichrist can be easily overcome. Madali daw pong mapagtagumpayan ng Antikristo by remaining in Christ. Madali pong mapagtagumpayan ng Antikristo. Natakot po ba kayo mga kapatid? Ngayong umaga nang malaman yung may mga naglipa ng mga Antikristo? Sana naman hindi. Kung sakaling kinabahan kayo, ito po ang para sa inyo. Antichrist can be easily overcome by remaining in Christ. Ang mga Antikristo daw po ay madaling makakayanan pag tayo ay nanatili kay Kristo. Basa 24-27. Let's read. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Mananatili sa anak at sa ama kung gagawin daw natin ito. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. God, Jesus has a promise for those who believe on Him, the eternal life, ang buhay na walang hanggan. Next, 27. Acts 6. Ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa nagnanasang magligaw sa inyo. 28, 27. Ang Espiritu ay ipinagkaloob ni Kristo sa inyo at abang siya nananatili sa inyo, hindi kayo kailangan turuan inuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Mga kapatid, paano daw tayo mga kapatid makakasurvive? Manatili kay Kristo. Yan ang pinakahuling sinabi, pero yan pong pinaka-puwersa na maaari nating baunin ngayon. Manatili kay Kristo. We cannot overcome Antichrist by debate. Baka hindi tayo manalo sa debate, magagaling sila minsan sa debate. Baka hindi ka manalo sa karate, magagaling sila sa karate. Nag-aral yan ng martial arts. Baka hindi ka manalo sa pagandahan ng church, baka hindi ka manalo sa kung ano-anong bagay na material, pero siguradong mananalo ka pag ikaw ay nanatili kay Kristo. Amen! You just remain in Christ. Ang pananatili lang kay Kristo, mga kapatid, ang susi. Sapagkat walang ibang layunin ang kaaway, kundi ilayo ka kay Kristo. Di ba? Ang ultimong dahilan kung bakit si Satanas ng dadaya, ilayo ka kay Kristo. Eh ngayon, kung kapit-tukok ka na kay Kristo, kapit ka na kay Kristo, sabi na ng Diablo, wala, iwanan na natin yan. Iba na, maghanap na lang kayo ng ibang prospect. Kumapit ka na lang gusto kay Kristo. Kapag kumakapit ka kay Kristo, dyan sila nawawalan ng pag-asa. Nadidemoralize ang kaaway pag sinasabi nyo, kayo ay na kay Kristo at hindi kayo hihiwalay kay Kristo. Ang gusto lang kasi naman talaga ng mga nagtuturo ng maling, ihiwalay ka kay Kristo. Ngayon, kung unang-una pa lang, idinideklara mo na, hindi ako hihiwalay kay Kristo. Hindi ako bibitaw kay Kristo. Mananatili ako kay Kristo. Mahal ko ang Panginoong Hesukristo. Nananalig ako sa Panginoong Hesukristo. Kay Kristo lang ako. Kapag kanilalagi mo sinasabi yan, wawawala ng pag-asa ang kaaway. Can you say that with all your heart na hindi na kayo alis kay Kristo? Kay Kristo lang kayo? Amen. Amen.
Can you say that together? Amen. Ang sabihin nyo mga kapatid, ang sabihin natin, lagi sa kaaway. Kasi marami nga nagsasabi niya na nangangaral kami. Pero kapag sinabi mong na kay Kristo ka na, nakaka-discourage na yun sa kanila. Have I said? Noong nakaraang mga series natin, pag may kumatok sa'yo, may nagtanong sa'yo, nakipag-usap sa'yo, at sinasabi niya ang tungkol sa mga turo niya. Pagkatapos sinabi mo na ikaw ay totoong na kay Kristo na, at nasumbungan mo na ang katotohanan, di ba nawawala na sila ng loob? Sinubukan niyo po ba? May mga sumubok po ba dito na pumunta sa kanilang bahay yung ibang mga nagturo at ginawa ninyo? Anong napatunayan nyo? Epektibo. Epektibo. Walang tumatagal na mga nangangaral ng mali kapag sinabi mo, ay, Kristiyano na po kami. Nasumpungan ko na po si Kristo. Nasa katotohanan na po ako. Hindi na ako naghahanap ng iba. Nawawala na sila ng loob. Ngayon, ang gusto lang ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Remain in Christ. And it will end everything. It will discourage the enemy. It will help us withstand the devil, because it is through Jesus Christ alone that we can withstand everything. 1 Corinthians 4, ano sabi ng Bible? Ano sinabi ng Bible? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang mga sanga na hindi nananatili sa akin ay mapuputol. Manatili kayo sa akin katulad ng sanga na hindi makakapamunga sa kanyang sarili. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Juan 15:4 po yan mga kapatid, nakasulat. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sanga na hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang diin, mariin na talagang sinabi ng Panginoon, kung wala ka, kung hiwalay ka kay Kristo, wala ka. Hindi mo kaya. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ko na yan, Lord. Hindi mo kaya. Kapag ka hindi ka nanatili kay Kristo, hindi mo kaya. The best thing that we can overcome evil one is to maintain our relationship with Christ. To be in Christ. Always be in Christ. Huwag ninyo mga kapatid sasarilinin ang lahat. Connect on Christ. Naalala ko po yung isang lalaki na malulunod. At siya po ay lumalangoy pero nauubusan na siya ng lakas. Ang layo pa ng pangpang. Sabi niya, Panginoon, tumawag niya sa Diyos, iligtas mo ako dito sa dagat na to, sa pagkalunod na to. Pag iniligtas mo ako dito, maglilingkod na ako sa iyo. Kakapit na ako sa iyo, Panginoon. Damoy pa rin siya, malayo pa rin. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Pag nakauwi akong ligtas, sasamba na ako, linggo-linggo. Hindi siya sumasamba eh. Ngayon, di pa rin, malayo pa rin. Panginoon, pag nakarating ako sa pampang, mananalangin na ako, Lord. Lahat ng mga hindi niya ginagawa, kinapromise niya na, kakapit na siya sa Lord eh. Magpipray na ako, Lord. Dinagdagan niya pa, magkapo na ako, Lord. Giving, Lord. Kakanta na rin ako, Lord, sa praise and worship, Lord. Layo pa rin. Pinangako niya na lahat-lahat. Sabi niya, talagang sayong-sayo na ako, Lord. Sayong-sayo na ako. Iligtas na ako. Sa wakas, mga kapatid, nakarating. Nabot ng kanyang pa yung buhangin. Ay, ano siya? Tuwang-tuwa. Sabi niya, Lord, kaya ko na. Kalimutan mo yung pinag-usapan natin. Yan ang tao! Yan ang tao! Hanggat magagawa niya, gagawin niya. Kaya na, pag walang-wala na, kakapit na kay Lord. Pero pagkaya niya na naman, bibitaw na naman kay Lord. Ganyan ba tayo? Bibitaw kay Lord pagkaya natin, pero pagkagipit na dipit tayo, kapit na kapit sa Panginoon. Huwag, manatili tayo kay Kristo, kumapit tayo sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda magagawa natin para mapagtagumpayan natin, hindi lang ang sarili natin, pati ang kaaway. We can remain in Christ. Remain in Christ. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. That's the only thing that we need. To remain in Christ. Kasi pag nanatili ka kay Kristo, lagi kang dumadalo sa gawain, lagi mong naririnig ang turo, hindi ka matatalo ng mga aral na mali. Pag lagi kang nananalangin, malakas ang espiritu mo. Tutulungan ka ng Panginoon para hindi ka matalo ng mga taong nangungumbinsin ng mali.
Pag dumadalo ka lagi sa cell group, buhay na buhay ang espiritu mo. Kahit sino nagtuturo, kaya mong sagutin. Dahil buhay na buhay ang espiritu mo. Yun ang ibig sabihin ng kapit ka sa Panginoon, you remain in Christ. Pero kung kapit-bitaw ka sa Panginoon, masusubukan niyo po yan. Pag kapit-bitaw ka sa Panginoon, matsimpuan ka ng diablong nakabitaw ka. Tangay ka. Mas maganda, hindi ka bumibitaw, kapit ka, kapit. Ay, hindi naman pwedeng kakapit, pagkatapos bibitaw, kakapit. Matsetsempohan ka doon sa panahon na nakabitaw ka, tangay ka. Kaya, ang kinakailangan natin, mga kapatid, remain in Christ. Mga minamahal, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo'y mabiktima ng mga maling katuruan. Ang pagpapatibay ng ating pananampalataya ay nasa pananatili kay Kristo. This is the solution, the last point. What is the solution for the Antichrist? Remain in Christ. Pagkapit ka lang kay Kristo, wala kang Antichristo. Kapit kay Kristo. Nawa ang mga minamahal mga kapatid, ito ay maging hamon sa atin. Patuloy na maglingkod sa Diyos. May Antichristo totoo. Pero mas totoo si Kristo na buhay sa ating mga buhay. Amen? Amen. And we can have our faith in Him. Be constantly connected to Jesus. Do not separate yourself away from Christ. Do not move away from the Lord. Hang on Him. Accept Him. Embrace His teachings. Embrace Him. Accept Him as your Lord and Savior. Kung mayroon pong hindi pa tumatanggap sa inyo sa Panginoon, tanggapin niyo si Kristo sa inyong buhay. Kilala niyo si Kristo sa inyong buhay. At huwag niyong hayaang mahuli ang lahat. Si Kristo ang ating pag-asa. At kung tayo kay Kristo, kaya nating labanan ang Antikristo. Sabi nga sa 1 Juan 4:4, kayo'y sa Diyos at inyong dinaig ang mga Antikristo sapagkat ang Espiritong sumasa sa inyo ay higit kaysa sa Antikristo. Talo natin ang Antikristo kapag kakampi natin si Kristo. Ang tanong ngayon, kanino ka talaga? Kay Kristo? Sa Antikristo? Kristo. At mananatili hanggang bukas. Ngayon po natin ito ngayon.